Ano po ang pagkakaiba ng santol sa nara? Dalawang bagay lang po. Una, ang tagal ng kanilang paglaki, ang bilis ng kanilang paglago. Ang santol, mas mabilis po lumaki. Mga 2 to 3 years po, malaki na yan. May bunga na at pwede na rin putulin, gamitin. Pero pagdating po sa nara, sabi po, nangangailangan kayo ng 40 to 50 years para makuha yung tamang laki para putulin at magamit. Mas mabilis tumubo ang santol kesa sa nara. Pero pangalawa, tibay. Ano po ang mas matibay? Santol o nara? Di ba nara? Wala pa po akong nakitang tao na pinagmamalaki niya ang kanyang gamit o muebles gawa sa santol. Di po ba? Ang pinagmamalaki nating gamit, lamesa man yan, kama o pintuan, gawa sa nara. Dahil alam natin, matibay, may kalidad. Ang santol kasi, malambot, pero ang nara, matigas, at talagang nagtatagal. Tignan niyo po sa buhay, ang mga pinaka matitibay na bagay, nangangailangan ng oras at ng panahon. Ganyan din sana natin tignan ang buhay natin. Pag merong katagalan na makuha mo yung gusto mo, isipin mo, ikaw ay nara, hindi ka santol. Pag mayroong kang inaasam sa buhay mo at hanggang ngayon wala pa, sabihin mo sa sarili mo, nara ka, hindi ka santol. Dahil pag nakuha mo yung inaasam mo kahit na nagtagal pa yan, siguradong matibay yan. Siguradong magtatagal yan. At tandaan din po natin, ang mga pinakamasarap na bagay sa mundong ito, kailangan din ng oras at ng panahon. Ano pong pagkakaiba ng fishball sa ensaymada? Ang presyo, hindi po ba? At ganyan din po yung tagal para magawa, para maluto. Magkano po ang fishball ngayon? Diba, 3, 10 piso. Pero paano ginagawa yung fishball? Napakadaling gawin. Tinatapak-tapakan pa nga yan eh, pag ginagawa. Di po ba? Yun daw yung secret ingredient ng fishball. Pero ang ensaymada, nangangailangan po ng matagal na oras, maraming proseso bago mo magawa ito. Kamukha na lang po ng ensaymada ng magalang o kaya ng guagwa. Nangangailangan po ng 2 linggo bago mo ito maluto, bago ito makain. Magkano po ang ensaymada? Umaabot po ng 350 pesos hanggang 600 pesos isang box. Mahal, pero masarap naman, hindi po ba? At ganyan din sa ating buhay. Minsan kailangan mo magsakripisyo. Minsan kailangan mo talagang magbayad ng mahal para makaranas ka ng masarap. Yan din ang pinapaalala po ng ating ebanghelyo. Kailangan mong maghintay. Kung gusto mong makatanggap ng isang bagay na matibay, masarap at napakabuti sa iyong buhay. Ito pong si Zacarias at si Elizabeth, isa lang yung kanilang dasal at dalangin. Yung magkaroon po sila ng anak, hindi po ba? Nakuha na nga nilang tumanda, wala pa silang anak. Itong si Zacarias, nawala na nga ng pag-asa. Sinasabi niya, wala na talaga. Pero kung kailan sila tumanda, doon dumating ang anghel, doon binigay ng Diyos yung kanilang hinihingi. Bakit? Kasi ang ibibigay pala ng Diyos sa kanila, hindi ordinaryo. Special palang tao. Ang kanilang anak magiging propeta, isang banal na tao, isang taong maghahanda ng daan para sa Diyos. Kung ordinaryo lang tao, madali lang ipagkakaloob ng Diyos. Pero extraordinaryo pala ang ipagkakaloob ng Diyos. Kaya pala nagtagal. Kaya pala nangailangan ng mahabang panahon. Kaya nga, ito din po ang paalaala sa atin. Kahit na hindi pa dumarating ang iyong hinihiling, huwag kang titigil sa pananalangin. Huwag sanang mamatay ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa. Magpatuloy ka, maghintay ka, at manabik
ka. Pag hindi pa dumarating ang iyong hinihiling, dapat nga matuwa ka eh. Bakit? Kasi sigurado, pag dumating yan, napakalaking grasya at biyaya ang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kung gusto mong madalian, huwag kang mag-expect na special yan. Amen? Kaya nga po, yung mga iba, umiiyak dahil bumagsak daw po sa board exam. Huwag kang mag-alala. Baka may plano ang Diyos. Eh kung pumasa ka nga, wala pa namang opening. Wala ka pang trabaho. Baka sa susunod mong take, pag pumasa ka, may nakahanda ng mas magandang trabaho para sa iyo. Amen? Meron mga iba, iniiyakan. Bakit daw palagi silang nadi-deny sa kanilang visa? Hindi sila makapunta sa abroad. Hindi sila makapagtrabaho para umangat ang kanilang kabuhayan o makatulong sila sa kanilang pamilya. Baka hindi pa yan ang tamang panahon. Amen? Baka kung ikaw ay pumasa, nagkaroon ka ng visa, makarating ka ng ibang bansa, pagdating mo doon, wala ka naman trabaho. Sayang lang. Alalahanin natin, all the best things in life take time. Amen? Tandaan niyo po, lahat ng pinakamabuting bagay dito sa mundo nangangailangan ng oras at ng panahon. Nung po minsan merong isang kwento tungkol po sa isang aso at sa isang elepante. Parehas po, buntis. Etong aso, bawat 2-3 buwan, nanganganak. Ang dami na pong anak, mga tuta. Pero ito pong elepante, 1 taon na, hindi pa nanganganak. Wala pang nailalabas. Kaya nga po niloloko siya, itong aso. Sabi niya, sigurado ka ba talagang buntis ka? Ako, ang dami ko ng anak. Ang dami ng mga tuta dito. Hindi ka siguro buntis. Baog ka siguro, sabi po ng aso dito sa elepante. Sumagot po ang elepante. Ang ganda po ng kanyang sagot, sabi niya. Tingnan mo yung mga anak mo. Madami nga, pero kalat-kalat sila sa daan. At hindi man sila pinapansin ng mga tao. Minsan nga, sinisipa-sipa lang sila eh. Yung mga iba, sinasagasaan pa nga eh. Pero tandaan mo ito. Pag lumabas yung anak ko, at pag yan lumakad, humihinto lahat ng mga tao. Humihinto lahat ng mga sasakyan. Pag lumakad siya, nanginginig ang mga tao, nararamdaman nila parating ang anak ko. Kaya kahit na matagal ang panahon, okay lang. Kasi malaki ang lalabas sa akin. Yan ang pag-asa natin. Yan sanang maging pag-asa mo. Manampalataya ka. Manalig ka. Bakit hanggang ngayon, wala pa ang iyong pinagdarasal? Dahil hinahanda ng mabuti ang Diyos yung iyong hinihingi dahil napakalaki ng iyong tatanggapin dahil napakabuti ng ipagkakaloob sa iyo. Bayaan mo yung mga iba agad na nakatanggap. Tandaan mo, santol ang mga yan. Tandaan mo, fishbowl lang ang mga yan. Alalahanin mo, ordinaryo lang, pangkaraniwan lang ang kanilang natanggap. Ikaw, kahit na napakatagal na, maghintay ka dahil very special ang grasya at napakalaki, napakabigat ng biyaya na tatanggapin mo. Kaya magpatuloy kang maghintay, magpatuloy kang manalig sa Diyos at ngayon pa lang pasalamatan mo na siya at purihin mo ang Diyos dito sa nakakabigla at nakakamangha na bendisyon at biyaya na tatanggapin mo sa iyong buhay.